term nilang laglagan sa Senado. Oh. No, I read about it kasi we were focused on the budget process. Ah. So, pero nabasa ko yung kwan. Mm-hmm. Yung 32 pages. Mm-hmm. Ilang pages to? 22 pages, 22. Single-spaced. Grabe, ano na. So, ano nabasa niya? Anong reaction nun? Yung speech ni Jinggoy. Mm-hmm. Well, parang wala siyang depensa sa sarili. Mm-hmm. Pero mukha yatang gusto niya ipakita that marami sa mga kanyang mga colleagues na gumagawa rin ng ganun. Mm-hmm. So, parang it was almost implicitly mm-hmm. sinasabi niya na, okay, sa mga ito nagawa ko, pero... Kayo din. Oh, if I'm going down with the ship, you'll go down with me. Mm-hmm. Tapos na nag-apply ng state witness, no? Ay mga kapatid, welcome po sa isang episode na naman ng Wasak. Kasama po natin ngayon, the gentleman from Akbayan, Representative Walden Dendo. Sir, magandang gabi, sir. Thank you. Alam ko, busy si sir, pero nagawa niya pa rin ang paraan na samahan tayo. Siyempre, pag kayong humihinga, siyempre, I'll try my best to come. Yan naman. Okay. Matagal nang samahan natin. Oo, mamaya kikwento natin kung bakit. Ayan, oh. Maraming racket si Juno, no? Kasama si Congresso. Gusto ko siya tawagin Professor Bello. Kasi, no? Siguro ngayong mga panahon ng pork barrel, tawagan ninyo akong Professor. Professor? Ako na-starstruck pa rin. Ako, idol to. Idol. Kanina dumaan ako sa National Bookstore. Mm. Nakita ko yung bagong libro niya. Nag-iisa lang. Hindi ko binili. Mm-hmm. Hindi ko muna binili. Kasi hindi mo rin maintindihan. Oo, hindi ko rin maintindihan. Okay, sir, sa Kongreso, ano? Second term niya na, tama? Last term. Last term na, okay, third term. Okay. Bilis ang panahon. Nakikita ninyo yung dahilan kung how, di ba may kasabihan, yung the power, how yung Lord Byron Acton, power corrupts, absolute power corrupts, absolutely. Mm-hmm. Nakikita mo na yung potential sa posisyon ninyo kung bakit lumalaki ang ulo ng tao? Yes, talagang you feel it every day mm-hmm. kasi nga, doon sa house, for instance, no? Parang, how do you put it now? Parang fishbowl, no? Na may all sorts of courtesies are paid to the Congress people, no? Kasi nga yung SEMS na elected representative. And hindi lang doon sa house, kundi sa labas, may number 8 plate. Yes. At pagdating sa mga social gatherings, congressman. Mm-hmm. So, merong sense talaga na even in a democracy, na elected office, yes, brings about responsibility. Mm-hmm. Pero it also brings about a sense of power. Mm-hmm. No? Ngayon. Kami nga lang, sir, yung mga ordinaryong tao, pag may kakaibigan na congress, kaibigan ko yan, katalala ko yung si congress. Hindi, kagawad lang ng barangay. Kagawad ng barangay. Mayabang na tayo. Matagal kayo sa academe, sir, no? Na-visualize ba sarili niyo holding an elective post ever? Hindi. Kasi yung talagang background ko sa tuturo at saka sa aktivismo. No? And yung dating buhay ko, yung mixture of activism and yung tinatawag natin engaged research. Education din, no? And engaged education. Mm-hmm. No? So, ang tendency ko talaga noon is always to be very suspicious of power, na maraming corruption ng power. Mm-hmm. Pero at the same time, ang isang malaking hamon dyan is that, kasi power is there, nandyan ang kapangyarihan, at pag iniwan mo yan sa... In the wrong hands. In the wrong hands. Talagang it can be abused. No? It can be abused. Napapansin niyo ba na kahit papano with the infusion of new blood sa Kongreso, nakita mo ba sa tatlong terms niyo na medyo nagbabago ang, ewan ko, ang timpla, ang tenor ng Kongreso ng Pilipinas? To some extent, yung pagdating ng mga party list representatives sa Congress, na hindi na sila district representatives, pero they're party list representing, at least theoretically, several sectors. Gaya ng Ang Galing Pinoy. Hindi kila Mikey Arroyo. Meron na rin
you know, more liberal views, mm-hmm. more issues mm-hmm. came up. Mm-hmm. At saka, noong 15th Congress, yung nakaraan, mm-hmm. alam mo na, ang naging sentro ng debate dyan was the Reproductive Health Bill. Yes. And what that meant was that yung Reproductive Health Bill talaga, yun was an issue regarding values. Mm-hmm. No? Yung, kasi nag-split ang mga congressista yan, mm-hmm. whether you support the RH Bill or you don't support the RH Bill. So, yung sinasabi natin, yung naging dividing line was values mm-hmm. instead of yung mga interests. Mm-hmm. No? So, sa tingin ko, to some extent, yung debate over the Reproductive Health Bill made the Congress very conscious mm-hmm. along issue lines. Mm-hmm. No? At tingin ko, magiging talagang battleground yan, more than the RH Bill is ito yung to abolish or not abolish the pork barrel. No? Yeah, well, ngayon, kasi and I think the pork barrel issue came at the right time mm-hmm. and gugulong talaga ng gusto yan. Mm-hmm. And I think at least yung thrust ngayon is to make sure that not only is it abolished in its current form, mm-hmm. kundi it gets abolished completely. Mm-hmm. No? Kasi, takot namin, papalitan lang yung pangalan eh. Well, ito na nga yung what we need to be careful of, mm-hmm. na talagang maingat kami rito, mm-hmm. na hindi lang change of name ito, mm-hmm. kundi talagang wala na yung discretion ng congressista mm-hmm. over 70 million pesos. Congressman, syempre, marami rin nag-aakusa mm-hmm. na ang laki pala na natanggap ng party list niyo in terms of PIDA. Well, ito na nga yung aming yung policy. Billion daw ang umabot. Hindi. Hindi daw. Well, billion, no. Sabi ng isang block. Hindi, wala. That's totally false. I mean, wala kami natatanggap na. Aga. Wala kami natatanggap na ganyan. Sabi ni RA yung director natin. Yeah. See. Ito yung isang wild accusation. Wala talagang base. Sa tingin mo yung simoy ng hangin sa Kongreso, mm-hmm. mukhang marami bang payag na tanggalin itong PIDA? Sa tingin ko, dahil nga dito sa scam ngayon, napilitan nang i-abolish ni President yung pork barrel. Mm-hmm. At tanggap na ngayon sa Kongreso na wala na ito. Yung maghanda-handa na tayo, parang gano'n na yung pakiramdam doon. Well, damihan na natin yung mga NGO natin. Yun. Wala bang lumapit sa'yo, 30% po. Walang lumapit. Hindi ba ba lumapit si Napoli sa'yo? We hardly knew that she existed. Pero yung, sa kanila lang, no? Pero yung for the 2015 budget, completely out na yan. Wala na yan. Yung 2014, yung half of 2014, ang gagawin nila, ila-line item na nila. Magsasuggest na lang yung mga kongresistang gusto na mag-suggest ng projyekto, pero recommendatory lang. Mm-hmm. Yung line agency na, like yes. DA, mm-hmm. etc. Pwede rin ba kami mag-suggest dyan? Mga ordinary na. Pwede ba kami magkayo ng NGO yan? Paano naging mahusay at mahusay yung taga-pananagalog din? Kasi naalala ko noon, medyo nahirapan kayo ng Tagalog. Nahirapan akong i-approach to dati. Magaling mo, duduguin yung pinong ko dito kay Congress. Hindi, kasi masasanay ka rin naman sa kampanya. Mm-hmm. So, nangangampanya ka. Mm-hmm. Talagang sa mga audience mo, hindi ka maaaring gumamit ng English niya. Mm-hmm. So, todo-todo ang pananagalog. Sa video ngayon, nagtatagalog na kayo ngayon pag na-interview ng Ay, yeah, talagang comfortable tayo sa Tagalog, sa national language natin. Pero nga, for a long time, alam mo naman, matagal ako sa US noon at nasanay sa English. But isa pang problema ko noon, alam mo sa atin na yun, nung nasa grade school at high school at college kami, pinaparusahan yung nagsasalita ng Tagalog. Sa Tagalog, no? Pero pagdating ko sa UP, talagang nag-iba. Speaking of doon sa labor, kayo din po yung naglabas nun sa, di ba? Yung sex work flight. Yeah. Well, as of... Lumapit po yun sa inyo? Paano yun na, Hindi, kasi ako yung chairman ng work Committee on Overseas Workers Affairs. At may nagtanong sa akin sa media kung alam ko lang ba tungkol dito sa sex for flight na scheme, no?
At sabi ko hindi, pero imbestigahin ko. Mm-hmm. Nung inimbestiga ko, binabakan ko yung mga sources ko sa Department of Labor and Employment at sa DFA, meron na. Mm-hmm. So yan, kumuha ko ng ebidensya, ibininyag namin. Mm-hmm. No? So yan, at gumulong na. Gumulong na. At gumulong pa rin. Tuloy pa rin. Gusto ko lang malaman, Congressman, bakit yung mga attachés natin sa Saudi, parang ganyan yung itsura. May mga bigote. May mga bigote. Oh. May kinalaman kaya yun sa... Parang nagmamanyak palagi. Macho na. Diba? Diba, init eh. Mukhang mga police character eh. Police character. Mainit ka sa'yo. Capitalism's last stand. Kumbaga, ano to, parang kung sa Tagal, parang huling hirit, no? Parang huling palag ng kapitalismo. Ibig sabihin ba nito eh, sorry for mixing my theories. Papunta na ba tayo doon sa... Ano pinipredict ni Marx noon na pagkatapos ng kapitalismo ay dahan-dahan tayong pupunta sa isang uri ng sistema? Ay, yung tinatawag natin na socialism. Well, yung first of all, yung title ng libro ko, hindi declarative, kundi tanong. Capitalism is last time. Okay. Ang punto naman ng libro ay pinapakita na capitalism in the age of globalization ay talagang hindi na nakakatugon sa mga pangangailangan ng tao. No? Kailangan na siguro mag-isip ng isang direksyon na pagpunta tayo sa isang direksyon na more pro-people, na ayusin natin ang economic systems natin para less ang emphasis sa profits at more yung emphasis natin sa people's welfare, sa pakikinabang ng tao. Isa kayo sa mga yung advocacies nyo sa Panatan Show. Ako, oo. Ano ba yung pinakamabisang paraan na pumalag sa China na hindi tayo magkakandaletsi-letsi? First of all, talagang itong ginagawa ng China, very worrisome ito. At kailangan talaga na we find a way to get the Chinese to respect our rights. No? Kasi mahirap naman pagsasabihin nila na yung buong West Philippine Sea kanila. Kanila na agad. Okay. Na this is shared by six countries. Sasabihin nila sa Vietnam, sa Philippines, sa Brunei, sa Malaysia. Na amin to. Amin ito. You only have jurisdiction up to 12 miles from your coast. No? Eh talagang, at tinanong mo kung saan galing ito, sasabihin nila, mga mapa yan. Noon pa. No? May. Yeah. So, pero hindi ba nakakatawa, Congressman? Panahon ng internet, wala ng borders lahat. Itong problema to ay napaka-medieval at napaka-feudal. Territorial na nun. Diba? Parang walang kinaiba to. Sa nung panahon dati pa. Ang isang kaharian, pinasok isang kaharian. Parang, wow, may ganitong problema pa rin pala hanggang ngayon. Yeah. Well, hindi talaga natin maiwasan na nandun pa rin yung dynamics ng nation state. Pero, ang importante dyan, yung rule of international law. Meron naman isang international law na tinatawag natin the law of the seas, na nagbibigay sa mga bansa ng isang tinatawag na exclusive economic zone from 200 miles away from your coast. No? Pag tinignan mo yung South China Sea or West Philippine Sea, we have to share that kasi 200 miles magkupan yan. So, kailangan talaga ng bilateral, hindi, multilateral accord yan. Ang hirap sa China, ang unilateral yung assertion nila na amin lahat yan. So, medieval nga yan. No? At hindi talaga natin inaasahan na China that had a progressive direction at one point in time, ganito ang gagawin. So, ang ginawa natin is the best thing. At least one of the things we've done is the best thing na dinala na natin sa United Nations. Dinala natin sa court. At sinasabi natin, bahala na mag-decide yung court. At we will respect the decisions of the court according to international law. Ayaw ng China ang sumama dyan. So, napapakita rito na talagang hindi interesado ang China na to settle this by the rule of law. That this is worrisome. Pero sa tingin ko, kailangan talaga magpursige through legal means because this is our only weapon really against to really enforce yung mga ating mga rightful claims. At saka global public opinion. Then, okay, merong isang na katawa-tawang episode lang na involved itong si Congressman Bello. Yung isang presko ng Akbayan, biglang may pumasok. Medyo
Kasi isang shouting match with first time ko makita si Kong doon na galit. Oo, medyo mahinit. At first time ko nakita na uminit yung ulo niya. Tumas yung boses. Magalit, eh. Kita mo na, napakamalumanay yung magsalita ni Congressman. Ano? Ang term mo sa kanila, they are members of the ultra-left. Ultra-left. Tingin mo ba tama yung ginawa mo na tumaas din ang boses mo? Sa tingin ko, tama rin yun. Kasi talagang galit ako noon. Pero wala namang kaming ginawa by force sa yung mga nanggulo sa amin. Pero salita, galit ako noon. Kasi dumating pa sa point, Congressman, nagpapasampal ka pa noon. Ano kayang gagawin mo kung sinampal ka talaga noon? Lalaban ka? Hindi. Siguro I'll turn the other cheek. Ay, yun. Nakipag-away ka na ba? Nakipagsuntukan ka na ever sa buong buhay mo? Nung bata ako, of course. Yeah. Oo. At nung... Siyempre, pag ina-arresto ko ng polis, marami nga akong kaso sa US noon, resisting arrest. Siyempre, pag ina-arresto ko ng polis, lalaban ka. Suntukan na rin yan. Kaya lahat ng mga na-arresto ko sa US noon, may kasamang resisting arrest. Mm-hmm. 1978, San Francisco. Pero as much as possible, I did not land blows. Mm-hmm. Except in defense. Parang di ko ma-imagine. How do we solve a problem like Nur Misuari, with the exception of assassination? Sound of Music yan. How do you solve a problem like Maria? Okay. Well, problema nga yung ginawa niya at this point. You know, justice has been done in this case. Mm. No? At the same time, siguro habang nagkakaroon ng peace agreement with the MILF, it's important na yung other forces also feel that they have a stake in the peace agreement. No? Na yung feeling nila hindi sila binabaliwala. At alam naman natin na with or without Nur, meron rin within the Moro community, may mga Maguindanao, may mga Tausug, may mga Baranao. At yung iba-iba sa kanila nag-identify with different tribal groups or intergenerational groups. Meron pa yung ILF ngayon. Meron pa yun. So, ang kailangan talaga, yung sa peace process, sensitive tayo dito sa... Pwedeng i-involve din natin sila. No? Yeah. Ito, kasi hindi lang isang... Hindi lang MI. May mga divisions rin based on yung ethno-linguistic kwan nila. So, sa tingin ko, yung next step ngayon is to assure, for instance, yung mga ating mga countrymen and countrywomen dun sa Sulu na may sasama sila sa, you know, in a peace process. Congressman, yung Akbayan ay kilala na medyo malapit na sa malapit sa administrasyon. Sabi pa ng mga kaaway ninyo sa isang block, no, it's the president's favorite party list. Ano yung maaring gawin ng Malacañang o ni Pinoy na ikaw personally ay titiwalag? Yung aming position has always been, we raise criticisms, no, if we don't agree with certain points. No? And consistent yan. For instance, sumasang-ayon kami rin sa stand sa China, pero criticize naman namin yung relations with the United States. No? Alam na alam yung presidente yan. At sabi nga ni Mr. Lasierde, okay, pareho pag kaming nasa coalition, but we will respect the views of ang bayan. Secondly, dun sa agrarian reform, sinasabi namin na kailangan talaga mas malakas pa ang tulak ng presidente dyan. No? At dapat talaga itulak yan kasi by June 2014, dapat kompleto na yan yung agrarian reform. At nung sa dun sa hearing sa Congress, just recently, ipinahayag na namin na talagang worried kami na by 2014, under the current pace ng Department of Agrarian Reform, hindi matatapos itong nasa batas na June 30, 2014, kompleto niyan. So, yung position namin talaga has been to independently air our differences when they need to be aired. Yung image namin na uncritical sa presidente, hindi totoo yan. Okay, Congressman, huling katanungan. Kunyari, papanaw kayo bukas, pero kunyari lang to, ano yung huling ninyong gustong ulam, huling hapunan? At the risk of not sounding nationalistic, siguro yung tinatawag na pho sa Vietnam. Yung pho. Noodles na rice. Bakit yun ang napili? Hindi, kasi
nung natira ako sa Bay Area sa US, mm-hmm. ang daming, especially nung na-evacuate mga Vietnamese sa US, ang daming nang tinayon ng mga restaurant. Mm-hmm. At isa yun sa mga talagang delicacies na cheap, no? Kasi nung panahon so, na... Mabangon ng dahon? Nung panahon na kinakalaban namin si Marcos, eh, talaga wala kami pera noon. At pupunta lang kami sa Vietnamese restaurant. And for a few dollars, merong kangguan. Kaya nasanay kami ron. Musog pa. Kompleto yun. May gulay, yung lasa nung... Mabangon yung aroma. Amoy niya, mabangon. Pag hindi naman dyan, yung... Again, at the risk of not sounding nationalistic, yung tom yum na Thai. Manghang naman, no? Yeah. Todong anghang. Yeah. Yeah. May fiancé is Thai. So, siya nag-prepare ng Thai food. Sana siya na lang naging senador, no? Kaysa dun sa mga artista. Alak, mga patayon.